Yan na, magandang umaga ulit mga kapatid. Welcome back po muli sa aking channel. Update ko kasi sa trabaho namin dito. Hali dumating na yung mga CHB. Hindi na may makapag-install dito ng CHB. Continuous na rin yung paglalagay ng steel deck dito sa may second floor. Halos naka-layout na rin lahat itong mga paglalagay ng CHB. Inaantay lang namin dumating itong hollow block para makapag-start na ng CHB laying dito sa lahat ng pwedeng paglagyan ng CHB. Halos naka-layout na lahat itong mga partition dito. Full wheel na rin lahat itong mga I-beam na to. Kaya nakapag-start na kami latag nitong steel deck. Sana ngayong katapusan ng July, mahabol itong second floor na to. Mabuhusan na rin to para makapag-layout na rin ng CHB laying sa taas. Kunti na lang yung lalatagan ng steel deck dito. Yung mapabilis na yung pag-pull weld dito sa bandang taas. Dumating ulit yung isang welding machine namin na in-order galing pang Maynila. Walang mabili dito na Arcsmith, kaya sa Maynila pa nang galing yung welding machine. Dumating na kahapon, kinuha sa airport. Iba itong steel deck na ginamit dito. Mas kunti lang yung tukod nung nagbuhos kami doon sa may ground floor. Kunting tukod lang, bandang gitna lang nilagyan ng tukod. Pakapakapal nito ng steel deck na ginamit dito. Hindi makapagtuloy-tuloy ng welding ng mga welder dito. Wala tuwing hapon, umuulan. Halos sinabot kami ng tag-ulan dito, July na, lalo na pagdating ng August. Malimit daw umuulan dito, pero halos araw-araw, tuwing gabi, hapon, umuulan dito. Medyo nahirapan yung mga welder dito mag-pull weld. Kalusot na rin itong pinaka-grounding niya dito sa may lighting arrester hanggang sa bubong yan. Pag backfill na rin dito. Yung lupa doon sa kabilang lote, nahakot na dito yung mga lupa. Gagila ulit kami ng dump truck at saka bako para makakuha yung lupa doon. Dito bandang left side na patag na rin to. Layout na rin itong pinaka perimeter wall dito, pinaka bako dito. Naka-layout na para mabawasan na rin yung lupa doon. May tambak na dito sa may area na to.
Halos tapos na yung waterproofing dyan sa may bandang gilid pati sa likod. Halos wala namang bakat ng tubig. Halos araw-araw umulan dito. Nabantayan namin kung mayroong magbakat ng tubig dyan. Wala namang nakabakat na tubig. Ibig sabihin walang tubig na tumagos dito sa waterproofing. Tingnan na rin yung graba. Gagamitin namin ito sa may mga bakod. Buhos na mga puste. Malaking bahay ito.